So ayan, good morning sa lahat o magandang araw muli sa lahat. So ito naman po tayo. But bago ang lahat, don't forget to like and subscribe to my channel. So ngayon ang ating gagawin ay magluluto tayo ng tinolang manok. So paano nga ba? So ito ang ating mga ingredients. Ayan yung ating chicken, may malunggay tayo, may sayote, at yung mga sibuyas, bawang at luya. So una, igigisa natin ang ating luya, tapos sibuyas at bawang. So dyan, konting mantika lang po ang ginamit dahil nga kung gagamit tayo ng maraming mantika or magdadagdag tayo ng mantika, mas marami siya kasi ang alam natin ang manok, ang balat ng manok is mataba siya eh. So nagpo-produce siya ng mantika habang niluluto. Kaya konti lang talaga yung ginamit ko mantika dito. So ayan, hintayin mo lang na lumabas yung aroma nung sibuyas, bawang at luya. At pwede mo na ilagay yung iyong chicken. So hintayin mo lang siya. Malalaman mo naman kasi magi-yellowish na yung ano mo, yung magi-yellowish na yung ano mo, yung sibuya, yung bawang. Tapos dyan, ilalagay na yung chicken. So, ayan, ilagay na natin ang ating chicken. So, dyan, hintayin mo lang na mawala yung mga fresh na dugo ng manok bago ka maglagay ng pinakasabaw mo. Kasi, minsan, bakit yung tinola mo, bakit parang malansa? Ito yun, dahil nga minsan tayo nagmamadali, nilalagyan agad natin ng sabaw habang ganyan pa, may fresh pa ng mga dugo-dugo sa manok. So, hindi po dapat ganun. Ang gawin mo is, hintayin mong medyo magwa-white yung mga meat, yung mga red meat na yan. Hintayin mong pumuti yan at mawala na yung mga fresh na dugo ng manok na nakikita mo bago ka maglagay ng sabaw. Yan. So, kalimitan sa ginagawa ko, tinatakpan ko pa yan. Pero dito, ang ginawa ko, hinalo-halo ko lang siya. Binaliktad ko lang. Ayan, babalikta rin ko yan. Hanggang sa, yun nga, magkukulay white na yung mga karne ng manok na yan. At, syempre, mawawala na yung mga fresh na dugo na nakikita natin bago tayo maglalagay ng tubig. So, ayan, hintayin lang natin. So, ayan, babalik na rin. Binaligtad ko yung lahat para, yun nga, maluto yung bawat side ng manok. Ayan. So, pag okay na yan, okay na. Tsaka ka ngayon maglagay ng tubig or pinakasabaw mo. So, tignan nyo. Kanina, diba, kukunti lang yung mantika natin. Pero ngayon, ayan o. Although, kalalagay lang natin ng chicken, pero agad-agad, nagkaroon na siya agad ng may mantika na siya dyan. At, minsan, ano na rin yan, yung pinaka-juice ng manok. Yan. So, hintayin lang natin siya. Yan. Pag naging okay na yan, okay na. Maglagay ka na ng maglagay ka na ng tubig. Pero sa ngayon, hindi pa siya ganun ka okay. Kaya, hintay lang. Hintayin lang natin na kumulo. Yan, pagkukulo na yan. Halos paluto na. Ayan, kagaya niyan. So, di ba? Ayan, halos okay na, di ba? Nag-white na yung pinaka-cutney natin. So, pwede na tayo dito maglagay ng tubig. So, ayan, naglagay na tayo ng pinakasabaw natin. Kami kasi medyo masasabaw talaga. Gusto talaga ng mga tao dito sa bahay, maraming sabaw. Mahilig kami sa ganun. So, ang ginawa ko dito, dinagdagan ko lang ng maraming tubig. Yan na yung pinakasabaw. Yan. Tubig pa. Dinagdagan ko lang siya ng tubig. At hinintay lang na kumulo. Tapos niyan, iluto mo lang yung manok. Pagluto na yung manok, so ayan.
ginawa na natin is nilagay na natin yung ating sayote. Yan. So, diba dumami na yung mantika niya. Kahit konting-konti lang ginamit natin. So, pagkaluto ng sayote, ilalagay na rin natin ang ating malunggay. Yung iba kasi ginagamit is talbos ng, o dahon ng sili. So, ako mas bet ko yung malunggay. Kaya, yan yung ginagamit. At isa pa, maraming malunggay dito sa paligid ng bahay. So, ayan, timplahan mo lang siya at hintay mo maluto ang mga lahat ng gulay. Tapos yun, yun na. Ito na yung finished product niya. Diba, ganun lang siya kadali uli iluto. So, muli, huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe sa aking channel para updated ka. Bye!